Magandang araw po para sa ating lahat. Naririto po ako muli para sa ating Kingdom Devotion. Mababasa po natin ito sa Aklat ng Lukas, Kabanata 2, Versikulo 41 hanggang 52. Basahin ko lang po ang Versikulo 49. Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Versikulo 51. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Mula sa Nazaret, sina Jose at Maria ay nagtutungo sa Jerusalem upang makadalo sa pista ng Paskwa. At ng mga panahong iyon, si Jesus ay 12 taong gulang na kaya't ito ay kanilang isinama. Lingid sa kaalaman ni na Jose at Maria, si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem. Sa pag-aakala ni na Maria at Jose na ito ay nawawala, ito ay kanilang hinanap at natagpuan nila ito sa loob ng templo sa Jerusalem. Marami ang namangha at humanga sa karunungan at katalinuhang ipinakita ni Jesucristo. Sa versikulo 49, nang sumagot si Jesus kay Maria, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Ito ang naging sagot ni Jesus, hindi upang saktan si Maria, kundi para ipaalala kay Maria na siya ay sinugo ng ating ama na nasa langit dahil si Jesus ay may tungkulin dito sa sanlibutan at layunin. Ipinakita sa atin ni Jesucristo sa edad na 12 taong gulang na dapat natin laging unahin ang ating ama na nasa langit kaysa sa ano pamang bagay. Mga magulang, kapwa ko magulang, lagi po natin tatandaan, ang mga anak natin o mga bata na nasa atin ay kapiling lang natin, hindi po sila para sa atin. May mahalagang layunin po sila na ibinigay sa kanila ang Diyos kaya sila naririto. Tulungan po natin sila na tuklasin kung ano ang layunin ng Diyos para sa kanila. Sa versikulo 51, ipinakita rin ni Jesus ang kanyang pagiging mapagpakumbaba bilang anak. Sumama siya kina Jose at Maria pabalik sa Nazaret at doon ay naging masunurin siyang anak na iningatan ni Maria sa kanyang puso. Sa kapwa ko po mga anak ng ating magulang dito sa lupa, matutupo tayo na mahalin, unawain, irespeto ang ating mga magulang dahil ito ay kalugod-lugod po sa mata ng ating Diyos. Ito ay nagbibigay ng iba yung kaligayahan sa puso ng ating mga magulang. Tayo pong lahat ay anak ng Diyos. Alam na niya ang plano niya para sa atin. Ayon nga po sa aklat ng Jeremiah, Kabanata 29, Versikulo 11, sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama kundi sa inyong ikabubuti. Mga planong magbibigay sa inyo ng iba yung pag-asa sa kinabukasan. Mga kaibigan, magkaroon po tayo ng malalim na relasyon sa ating Ama na nasa langit upang sa ganon matuklasan natin kung ano ang layunin natin bilang anak niya. Maiiwanan po ako na isang katanungan sa bawat isa. Paano po ba ang maging mabuting anak ng ating Ama na nasa langit? Manalangin po tayo. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po at kami ay iyong pinili upang maging anak mo. Maraming salamat po dito sa mga magulang na nasa lupa upang tumayong magulang namin. Maraming salamat po sa pag-asa na binibigay mo sa amin sa kinabukasan. Patawarin po kami sa mga oras na nasasaktan namin ang damdamin ng aming mga magulang. Tulungan mo po kami na makapamuhay dito sa sanlibutan tulad ni Jesucristo ang makalakad upang sa ganon kami ay maging mabuting anak mo. At ang lahat po ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo. Amen. Magkita-kita po tayo o magsama-sama po tayo sa pakikinig at patunood sa ating Church Online Service sa darating na araw ng bukas. Hanggang sa muli po.